Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyo ang lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, tayo pa ay nasa oktaba, walong araw na ating pagdiriwang para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Papurihan natin at pasalamatan siya sa mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, at gayon din sa biyaya na tayo mapagkatiwalaan sa mga grasya na ipinagkakaloob niya. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang obispo, kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin, ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kaubayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyano na hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawa na tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin, ang mga kaluluwa sa purgatory, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak, magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pomay kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabahang loob nating sambitin, inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa dakila mo ang king kapurihan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang akin dila. At ang katawang ko'y nahihimlays na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos
na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkuloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang upuan ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon maagnas. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot na ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo po lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudiyo.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga sa inyo mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Kagaya nga po ng ating paunang salita, tayo pa po ay nasa Oktaba, walong araw ng pagdiriwang natin para sa Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Na gano'n na lamang yung kagalakan ng pagdiriwang, kaya extended 8 days. Ano, mga minamahal kong mga kapatid. Magkaganon pa man, mainam ng pagnilayan natin mga minamahal kong mga kapatid sa haba ng ating pagdiriwang na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. What life-changing effect does Easter does to us? Anong klaseng pagbabago ng buhay o pagbabago sa ating buhay ang ginagawa ng muling pagkabuhay ni Jesus at dapat na maging pagbabago sa ating buhay pananampalataya? Mga minamahal ko mga kapatid, dalawang bagay ang nais kong puntuhin. Una, we must become believers. No? Mga minamahal ko mga kapatid, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, inaasahan niya na ang magiging epekto nito, magiging mga mananampalataya tayo, naniniwala, no? Sa muling pagkabuhay ni Jesus, mga minamahal ko mga kapatid, not just by evidence, not just by any proof, but the faith brought by that proof and evidence. No? Mga minamahal ko mga kapatid, nagiging mananampalataya tayo at pinaniniwalaan nating buhay si Kristo, hindi lamang sa mga pureba, hindi lang sa mga ebidensya, kundi dahil sa pananampalatayang dala ng ebidensya at pruweba ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya ngayon mga babae, matapos na makita yung pangyayari, may pruweba na sila, may ebidensya na, magkahalong takot at galak yung namumutawi sa kanilang puso at isipan, pero dinagdagan ni Jesus ng pananampalataya. No? Kaya nga bilang mga Kristiyano, mga minamahal kong mga kapatid, sa bawat pagdiriwang natin na muling pagkabuhay ng ating Panginoon, no, dapat mas lumalakas yung pananampalataya natin sa kanyang muling pagkabuhay. Ano? Na kahit anumang sabihin natin ay baling balita o sabihin natin maling ideya, ang marinig natin basta tayo nananampalataya. Buhay si Jesus. No? Buhay si Jesus at tinubos niya tayo sa kasalanan at kamatayan. Mga minamahal ko mga kapatid. Yan ang unang epekto. No? Na muling pagkabuhay. At yan dapat ang maging epekto na muling pagkabuhay sa atin bilang mga mananampalataya. No? Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, no, bukod sa pagiging believers, no, kaalinsabay at kaugnay noon, kung tayo nananampalataya at naniniwala, then we become evangelist. Tagapagpahayag ng mabuting balitang ito na buhay si Jesus. Kaya nga po yung mga babae, ano, dali-dali na pumunta at ibabalita sa mga alagad. Hindi ho chismis yun, ha? Mga minamahal ko mga kapatid, at hindi nagmamarites itong mga babaeng ito. Bakit? Kasi yung dala nilang kaisipan, o sabihin natin dala nilang balita, came from the very source. No? Hindi lang hearsay, hindi lang nila napakinggan. Kita nila mismo na walang laman ang libingan, nagpakita pa si Jesus na buhay sa kanila. No? Ebidensya pati nung sugat na natamo niya sa kanyang paghihirap. Kaya tayo din, mga minamahal ko mga kapatid, sa pagpapahayag natin ng mabuting balita o sa pagpapahayag natin ng salita ng Diyos, no? Huwag nating ikakahiya. Huwag din tayo magdadalawang isip na ipahayag ito sa iba.
Eh kung magmamarites lang tayo at buhay ng iba ang ating ibabalita sa ating kapwa ay kabilis eh. Maminamahal ko mga kapatid, ang bilis. Pero pagsalita ng Diyos, eh bakit pinag-iisipan pa natin? No? Dapat agad-agad at dali-dali, kagaya nito mga babae. Walang patumpik-tumpik, agad-agad. Pumunta sila sa mga alagad. Ipinamalita. Hindi sila nagmarites, bagkus ipinamalita na ipinahayag yung kanilang karanasan, no? Yung pagpapakita ni Jesus na muling nabuhay sa kanilang harapan. Kaya tayo din, maminamahal ko mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, ito nawa at dapat maging epekto sa ating buhay pananampalataya na muling pagkabuhay ni Kristo, na dapat tayong maging mga ebanghelista, tagapagpahayag ng mabuting balitang buhay sa Jesus. Pagpalain nawa tayo ng pong may kapal, ngayon at kailanman. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ay ang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang iyong binigyan ng bagong buhay. Sa pagsampalataya sa iyong ngalan, at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga humpo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis ni isang esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa lupa para
patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kung maamong tupa,
magunwagas. Alleluia. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaulad ng parokya at pambansang-dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtaak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petral, China, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabayin namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amin. Magsiyo po muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad damay ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ng documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa
pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na makiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ang mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa pagtagumpay ng proyektong ito. Pilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo at imaheng dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanon sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, humayo kayong mapayapa. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Kristo ng ating harian.